Wise Up Adventures, Wise Up. So ngayon may nitinet ang ating issue about sa ating, ito actually ang parte na din to ng ating ano, Lusaw na Bato at Durog na Bato na agawan sa kapangyarihan. Ang alamat ng Lusaw na Bato at Durog na Bato. So ngayon bumanat na talaga, hindi na din nakatiis si Lisa Araneta, ang ating First Lady, asawa ni Sir Marcos. Bumanat na din siya ng kanyang pagkadismaya sa kampo nila Sara Duterte at ng pamilya nito. So hindi ko na patatagalin, kung bago kayo sa channel, like, subscribe, follow, i-play na po natin. Tsaka ako po bibigyan ng reaction, pakinggan natin kung ano yung hinaing nung asawa ng presidente ng Pilipinas. Kung may punto ba siya o ano, himayin natin. Ito na po, punta muna tayo, go! Even Lenny never did that. Wow, you had 6 years. Why would you call ano bangag, di ba? Another name para sa mangga. Unsa man? Ang tawag niya? Mangga gamit. Said she was always kind to the vice president, but she admitted. Yan yung patotsyada nila sa isa't isa. Bali, yung isa lang nagpapatotsyada. Ang lakas na ng loob ni VP Sara para banatan yung kanyang presidente, no? Pero ngayon, nagpabigay na din ng interview ito si Lisa Araneta. At ito, pakinggan natin. Ito po ay courtesy, itong video hindi akin. Ito, para sa full vid interview, panoodin niyo po yung ANC. Ito pa, i-play natin. She was hurt when the vice president attended a Davao City rally and laughed when her father, former President Rodrigo Duterte, accused her husband of being a drug addict. Kumusta kayo ni VP Sara? I was always kind to her. When Bong had that bagong lipunan rally, she came and my husband, that was supposed to be December eh. Para to start the new year, o bagong Pilipinas, para huwag na tayo mag-away, mabait tayo, let's help the people, blah, 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 blah. And na-postpone, ganyan. So I think it was in Feb or March, right? So she went there at 3, and then she went to Davao. And then when she went to Davao, Duterte said, oh, bangag, bangag, di ba? Imagine a former president calling, anong bangag? Wow, in 6 years, why would you call ano bangag, di ba? For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, natawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Mm-hmm. Tama ba yan? Mm-hmm. Even Lenny never did that. 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 There have been speculations of a rift between the two after the First Lady seemingly ignored Vice President Duterte during a send-off ceremony last month. So, ayun, tapos na. So, yung mga punto doon, sinabi dito ni Lisa na tatawagin mo bangag yung presidente mo, hindi ba matatawa ka? Totoo. Natawa tayong lahat, natawa ang taong bayan. Ini-emphasize nito na nakahinaan ng presidente at kawalang kumpiyansa sa presidente at minamak mo ang presidente mismo ng Pilipinas. Tayo nga, nag-alo tayo dahil sa opposition, pero yung ikaw mismo na anak mo ang vice-presidente at nagtakbo kayo na magkasama sa grupo, dapat hindi mo sinasabi yon. At lalo pa ikay dating presidente. Tama naman si Lisa doon. Nakakatawa na pagtawanan ng presidente doon. Pangalawa, sinasabi niya na even Lenny did not do that. So parang totoo naman, hindi naman bababa sa ganung level, ganung kababang level si Lenny tulad nila. Hanggang ngayon, 'di ba? Tahimik nga si Lenny pero nabobrot up kasi nagkakaroon ng comparison. 'Di ba? Kung ano yung government, kung paano mamuno bilang vice president si Lenny at kung paano makipaglaban si Lenny sa politics. At nung nakarang eleksyon, hindi naman umabot sa ganyang punto. Ganun kababa ang bira sa kanila ngayon. Kaya hindi mo maiwasan na magalit talaga si Lisa, di ba? 6 years na naman yan, ba't di pa nila patagalin? Ngayon, ang nagpapagulo dito, yung mga alimuhong ng mga Duterte vloggers. Kaya lumaki na lumaki yung gulo, bira na bira yung mga vloggers nila, biraan sila na biraan. Ayan tuloy,
naapektuhan yung mga pinuno nila. Kasi walang mga kukote mga vloggers nila. Paalat sila puro ano, bayad. Kasi kung may kukote yan, bakit mo paninindigan ang isang taong alam mong walang silbi, alam mong hindi makatulong sa Pilipinas, pero paninindigan mo, alam mong pinibenta ang Pilipinas, pero yung loyalty mo nasa kanila pa rin, hindi sa bayad mo. Halatang binabayaran sila, buong pagkatao nila, bayad na. Isa pang angulo makikita natin dito, lantara na pong kumikiling din ang, eto sila Lisa, sa mga kakamping. Gaya nga po na sabi ko sa inyo, una pa lang, mag-aaway ang Durog na Bato at ang Lusaw na Bato, ang maiipit dyan, ang mga kakamping at oposisyon, tayo po. At gago, madadating sa punto, magliligawan nila ang kakamping para maging malakas sila. Andito na po, nasa harapan nyo na po lahat ng pinagsasabi ko noon. Noon, natatawa sila na malabo yan, na bakit tayo gaganito, ganyan. Ngayon, lahat ng political analysis, blogger, lahat, yan po ang pinupunto. Nanahimik na nga ako, di ba? Gusto kong bumalik, kaso lagi tayong rinirestrict. Ayoko na nga mag-post kasi pag nag-viral, restricted na naman. Sayang yung page. Pero paminsan-minsan, gaganito pa rin ako. Nandito pa rin po tayo. At pag lumaban sa eleksyon, nagkainitan, kumampanya mga damuhong dotarded, ano na yan, vloggers, lalaban tayo. Tutumbay ulit natin lahat sila isa-isa pagdating ng eleksyon. Ngayon po, inaalaga muna natin yung ano para matanggal, malinis yung ating mga restriction para pag bumana tayo sa panahon ng gera ulit, dare-derecho na naman po. Sa akin lang guys, ayan na po. Nakikita nyo, lantara na. Sabi ko nga, kikiling sa atin, liligawan ng kakamping ng Duterte, liligawan ng ang kakamping ng mga Marcos. Linigawan tayo, ginamit nila Duterte, si Maharlika na mabait daw si Lenny, na dapat si Lenny ang nanalo, mga ganun-ganun, diba? Patutsada nila, tas ginamit din nila si Glenn Chong para ma-penetrate ang mga kakamping at yung mahihinang kapit na kakamping na kunyari pinaglalaban lang nila iboto, pero ang totoo gusto nila i-disqualify si Marcos para maupo si Sara. Kung madi-disqualify si Marcos, i-disqualify din si Sara. Tanggalin, i-disqualify yung mga nanalo ng nakaraang eleksyon. Kasi maniniwala ako, pagka ginawa nila yon, may papasok na oposisyon na senador na walang nakapasok, isa lang, di ba? I-void natin yung nakaraang eleksyon kung ganun. Pero panawagan nila, si BBM lang ang tanggalin, di ba? Gusto nilang i-retain si Sara. Ngayon naman, lantaran na si Lisa naman po ang humikiling kay Lenny. Sabi nga, may balibalita na si Lenny ang papalit na sa Department of Education. Tatanggalin na si Sara. Tama, sige, pakita na natin kung sino ba talagang karapat-dapat sa Department of Education. Mas una pala, mas maraming plataforma si Lenny para sa edukasyon natin eh. Di ba? Eh si Sara, 2 taon na, di ba? Wala pa rin nagagawa. Ghost scholar. Nung mayor siya, ghost employees, 11,000. Nung nag-DepEd siya, ghost scholar naman. Puro ghost, di ba? Kaya baka i-ghosting lang tayo pagka nakapwesto pa yung mga yan. Yun lang, guys. Sa akin, para sa hiduan ng Durog na Bato at balik tayo sa punto, Durog na Bato at Lusaw na Bato. Kababayan, ayan na po, nasa harapan nyo na, liniligawan nila ang kakamping at si Ma'am Lenny at ang mga oposisyon. Eto na yun eh. Sabi, hindi pipili ng dalawang ano. Kailangan natin pumili. Kailangan natin ng kakampi. Nakita nyo, mag-isa tayo kesa naman magkampihan ulit yung dalawa. Hindi na naman natin kaya. Kailangan natin pumili na mas mahinang kakampi. Yung mas kaya nating talunin. Yung kakampihan natin at the end of time, pag naglaban-laban, kaya na natin talunin. Yun na po ang punto dyan. Huwag kayong para sa akin, di ko pipiliin yung demonyo. Yung traidor sa bayan, yung binenta ang bayan. Pag-isipan nyo maigi, doon ka na lang sa mahinang ano, para sa akin ha. Bahala kayo kung sinong manok nyo dyan sa dalawang yan. Pero para sa akin, kailangan, aminin natin, pakatotoo tayo, doon tayo sa katotohanan. Kailangan natin ng tulong. Kailangan natin ng lakas, hindi, ng daya. Kasi hawak nila yung ano eh, kailangan natin ng makinarya. Hawak ng dalawang nag-uumpugang bato ang makinarya para manalo sa eleksyon. Kung magyayabang tayo na hindi natin sila kailangan. Nakita nyo, di ba? Lamang na lamang tayo sa rally pa lang, sa crowd control, lamang na lamang tayo, nanalo ba tayo? Kasi nga, hawak nila yung makinarya. Kailangan natin
May dikitan sa kanila na may hawak ng susi ng makinarya. Pag nangyari yon, tsaka po natin, tsaka tayo makipag-one-on-one kung gusto natin makipag-one-on-one. Paano kung yan di ba namang essence ng kakamping? Radical magmahal na sinasabi nila? Paano kung maturuan natin sila ng tamang pag-iisip? Paano kung imbis na maging kalaban natin to sa dulo, maturuan na lang natin sila ng paano mahalin ng Pilipinas, mas bigyan prioridad ang mga Pilipino? Paano kung ganun? E di win-win situation. Pero gagawin ba yung kung demonyo yung pipili natin? Mag-isip tayo guys ha. Yun lang. Wise up adventures, wise up. Sa mga hindi pa po nakaka-like, subscribe, follow. Follow po kayo. Zerk's Adventures po. Political posting dito ko po lalagay. Kung gusto nyo mga views lang, mga ano, pakisupport na din po yung Zerk's Adventures World. Yun, walang politika doon. Gusto ko lang kayo doon patawanin, i-travel. Maglalabas ako stand-up comedy doon. Kita-kit soon. Ang title, atin natin lang. Okay, kita-kit soon. Bye! Wise up, adventurers, wise up.